Thank you so much, Eliza. At ang talaga abangan niya naman yung debut ng LPE Eagles mamaya versus Happy Feet Emperors. But Eliza also mentioned that Brent Epro and STIE Olympians, itong matchup na to is new to us because bago na yung mga ingredients ng mga players natin. But still, kailangan pa rin abangan dahil mukhang prepared na prepared niya ang mga teams. One thing I can say about STIE Olympians nung game na, nung first game nila is iba, prepared talaga sila ngayon. Prepared na prepared. Kuya Butters, JP, talk about JP and UG. Ano yung differences and similarities ng pares na players na to? Meron akong pinakamabilis na explanation dito para sa dalawa. Kung si UG, tinawag natin Mr. Consistent. Si JP, Mr. Explosive. Mr. Explosive. Kabalik, magkaiba. Magkaiba. Opposite ends of the spectrum if you think about it, Kuya Butters. Can you explain further, what sino yung medyo nasa advantage? Kasi if I think about it, medyo... Medyo nandun ako kay Yuji kung ganun ang isipin. Yeah. It all depends on the snowball capability talaga kasi ng BRE. If BRE dito gets the snowball na gusto nila, that's the time when Mr. Explosive JP will just come in and take down everyone. Yeah. Pero, kung hindi makukuha ng BRE yung kanilang sabihin natin snowball, that's when Mr. Consistent rises up, takes the pick-offs, and leads you to the victory. Yeah. Well, I think for STIE Olympians, nai-gets ko yung point kung bakit si UG ang napili nila out of, you know, all of the mages out there. Dahil nga dun sa game 1 na pinakita nila, hindi man game 1, yung first series na pinakita nila last time that we saw them. Bakit ko nasabihin kay Butters? Because when STIE Olympians showed up in games 1 and number 2, meron silang nakahandang mga strategies agad. Like for example, nag-Chang'o Granger sila. Tapos yung next game is 3 Revitalize. And now, ang tahi natin dito is that UG, medyo ganun yung kanyang style. Eh. Parang nandun sila sa planado. Yeah. Parang kabisadong-kabisado mo yung isang plano. And then when you execute, can really be deadly against your opponents. And you have to give up a lot of ano din. You have to give up a lot of props din. Para doon sa drafting style na ginagawa nila. Remember, there are two captains. There are two captains in SEO na nakuha nila. Mm-hmm. They have Jeff, Cutie Forever, and they have Crypto No Mercy. So these are the captains talaga na hindi mo mabaliwala eh. Kasi in terms of drafting, kung itong dalawang to ay maganda yung chemistry at nagpapasahan in terms of picks, most likely sila yung pinakamadaming baon dito sa the Nationals. Yeah, I kind of get your point. Like, parang dahil meron kang dalawang potential na shot callers independent of the, you know, of the whole squad, mas madali siguro nga makipaglaban sa points. I think that for STIE Olympians, yung kanilang, natalo sila dun eh, dun sa best of three nila. But that is still a 2-1. So feeling ko, malaki pa rin talaga yung, mai-improve pa ng STIE Olympians. And ito nga yung pinag-usapan natin, Wolf. Itong SEO, they only had like months to practice together and to work on that chemistry. And some of their players, weeks lang before nung kinuha. So, just for them to have this fighting chance against a team like Suwa Execration Punishers, malaking bagay na yun. Malaking bagay na yun. Yeah, I agree. Now, we talked so much about STIE Olympians. Let's talk about Brent Epro naman. I think that they're more the more in this matchup lang, in this best of 3 series, medyo mas pabor sa nila in terms of chemistry. Although meron din sila mga bago mga players, I think built naman together kasi yung mga players nila eh. I'm not sure if tama ako dito, pero I've heard that Coco is the one na maglalaro ngayon. Kasi last time si Rebo, yung napaglaro nila. I'm not really sure about that. Pero, the thing about chemistry kasi is, may mga times na for other teams, it just happens. Oo, talagang naturally, magaling, may chemistry na talaga sila. Tapos may mga teams naman talaga na they work on it. And once they get it, hindi alam kung ano yung maximum potential nung kanilang chemistry na mabubuo. But at the same time, you have to look at the ano din, you have to look at the experience din playing with each other. Na parang dumarating na lang sa point na ito yung chemistry na tinatawag na hindi mo na kailangan magsalita. Ginagawa niyo na lang. Oh yeah, I think that we can see that in most of the top teams nga natin. Yeah. Like for example, PLDT Smart Omega, when they perform, it looked like they are a team that's already na-build na nila kasi din yung trust eh. For example, ikaw Butters, nandito ka sa isang team and then a veteran comes in and medyo may tiwala ka na agad eh sa kanya kasi alam mo na, ito magaling to. You respect how much he can give, can put into the table, into a team at kaya pag-mesh kayo ng easier.
Pero pwede ka din kasi masaktan nun. Masaktan nun in a way. Mm-hmm. Na na sobrahan yung respeto nyo sa isang tao that you actually rotate your gameplay around him. Yeah, that's also it, one it, thing. It should be, parang alam mo yun, it should be the other way around. Mm-hmm. Na the newcomer, even though he's a veteran, he should be the one to actually comply kung ano man yung nandun. Yep. Pero some teams, they make it work. Mm-hmm. Some teams, they don't. So, well, yeah. One thing that I would trust naman to make it work is Bren E-Pro. Kasi, well, it's more about the numbers game para sa akin. Numbers meaning yung number ng tao na pumasok sa Bren E-Pro versus dun sa mga pinalita nila. Technically speaking, kasi this is already a team na nanggaling na nga sa ibang organization ko rin ko, pero related pa rin sa Bren E-Pro. But that's a full 5-man team na papasok dun sa Bren E-Pro franchise. And then you have 2 additional na really, really close with the guys din naman. So, technically speaking, hindi na masyadong mahirap i-work on yung chemistry dito sa Bren E-Pro. It's just that they will have to adjust to other teams na lang din. Like, I think for the Nationals, kasi iba rin talaga yung fact na this is a long league. And these teams, they are, sanay sila sa mga liga na hindi ganun katatagal eh. This one is a double round robin, and sometimes you have to choose kailan mo ilalabas yung alas mo, kailan ka mag-a-adjust lang na konti, kailan yung standard na build mo. That's about your team decision na lang din eh. And I do agree with that, Wolf, but the thing about these teams is tama yung sinabi mo dun eh. Minsan yung mga teams ngayon, kalaban na lang nila yung sarili nila. Kasi it's about you understanding the other team na gagawin nila. If you do not understand, di mo naiintindihan. Tama naman. Do have the draft for our game number 1 of this best of 3 series between Bren E-Pro and STIE Olympians. At mukhang ito na ang flavor ng conference number 2, Kuya Butters. The Hylos ban mula sa Bren E-Pro. Nakita natin, nag-develop nung day number 1. Ngayon ay auto-ban na nga ng mga teams. While STIE Olympians will ban out the ever-so-dependable Grok. And as you are seeing on your screens, hindi ko inakalang makikita ko magtabi si Jeff at si Yuji sa isang umay. Long time. Long time rivals in a way. Seeing Matt and si 666 and si Kripsu na magkasama ulit. Alam mo yung reminiscence siya ng old days. Not so old days. Parang last year. A year ago. Pero parang tagal na. Well, UG also ay naging under na rin naman ng pamamahala ni 666. So, ang mga players natin dito wala sa brand. That's Raflesia, Renjo, JP, Docribo, and Fuzaken. Mukhang hindi muna maglalaro si Kuya Coco as the rumors say. And then, Kufa. Para naman sa tropa natin sa STIE Olympians, that's Lembot, Kripsu, No Mercy, Nixu, Jeff, Cutie Forever, X4. And UG. I guess this is so much telegraph. Ilang beses ko na nakita yung gantong openers mula sa day number 1. Priority ang Kufra, tapos ibibigay na yung X-Borg sa kabila. And more, ang mga nakukuha dito usually is Akai, or sometimes even Carry to pair with X-Borg para ma-secure nila agad. This time, should be the same. Actually, medyo magugulat nga sa BRE Carry. Sa totoo lang kung kinuha nila yung Esmeralda ng una. Kasi Esmeralda right now, I don't think she's like first pick material ngayon. So, hindi na nga natin nai-feel na gano'n. Parang hindi na talaga siya. Parang hindi na talaga natatanggal dun sa slot ngayon na sobrang tagal siya. Si Harith Kufra. Yeah, si Harith. You have Masha tsaka Esmeralda na pick mula sa Bren E-Pro. Masha, isang hero din na ginamit ng STIE Olympians in the previous game that they had. Bren E-Pro, let's see if they can utilize this well. Carry is having a lot of trouble against itong mga gantong klaseng divers sa early game. Imagine. But I think that if STO plays this right, kaya-kaya nilang gamitin yung Harry Chang. Oh, ang gagamitin ng STIE Olympians, which was their pick as well dun sa previous game nila. Three series. Your team is ngayon, kinuha na nila yung lineup na to. Like the Carry, the Chang. Medyo kailangan nila dito magsama-sama. And as I'm seeing it, si Renjo dito, siya yung gagamit ng Masha.
So he has a lot of ways to, you know, just go for the split push. Because mm-hmm. if you're a Masha, you want to go for the 1v1s. You don't go for those clashes talaga na active ka nagpa-participate sa mga ganong ideas, sa mga ganong laban. Kasi the hero isn't really made, isn't really built for a full 5v5 clash. That makes sense. Oh, Thams nga lang ang sagot dito. Ang ban ng Bren Ebro, which I think that they're assuming na magiging support your dito si X-Borg. And with the ban on the Lolita, that's a seals the deal. That seals the deal para maging safe ang kanilang Chang'o. It also means that STA Olympians will have free access dun sa ating Akai. I don't think that they will pick Angela. I think Akai makes a lot of sense in this game. I mean, they could pick the Angela if they wanted to, pero Akai nga. Uh-oh. Akai nga yung kukunin nila. That means Brent Ipro will have to answer with either Granger, para meron sila pakabot dun sa Chang'o. Kim is still here. Akai. Pero I think Granger ang kanilang ipapryo pick picking. To go with something like a Diggy. Ooh, Kimi Diggy. Okay, that makes sense. Kimi Diggy to close their lineup Diggy, dito. Kasi in a different way, kailangan nila maabot din itong si Chang'o. And one way for them to do that is to have itong Kimi. And if ever the Chang'o tries to run, meron ka kasing reverse time courtesy of the Diggy. So pwede mong gamitin yon. And syempre, Diggy is the natural answer sa Akai dahil meron siyang times journey. Medyo napapayatan lang ako sa lineup dito ng Brent Ipro. Pero maganda yung kanilang objective taking potential courtesy of the Masha as well as the Kimi. Ako nga sa totoo lang, Wolf, parang medyo napapayatan ako in terms of damage output dito sa side ng SEO. Mm-hmm. They don't really have burst. They don't have the burst. They don't have burst. They don't have the burst. They have reap damage. They have reap damage. And sabihin natin dito, yes, X-Borg can do a burst with the last insanity. Pero will it be enough to take down yung Esmeralda? I don't think so. Marami silang pure damage dito, pero ano sila eh? Yeah. Yung reap type of damage, which means nagra-ramp muna siya, nagbe-build up muna siya, which is, you know, damage over time, technically speaking, yeah. Or DPS. And that is their answer. Oh. They answer with an Estes. That means they really want to extend the team fight, which is good. But the idea for the side of SEO is, if one of them gets caught out na mabilis, they cannot fight anymore. Mm-hmm. And dapat napakaingat nila in terms of positions dito. Kasi, yun nga eh, kapag si Estes yung natanggal, you have to go back. Yeah. Especially kapag si, sabihin natin si Estes talaga mismo yung natanggal, wala na kayong magagawa. You have to push, you have to pull back. You have to retreat. You have to either super commit or super fall back. Super fall walang back. Walang gitna. Yeah. And I think yung ano naman, lineup naman ng Brent Ipro dito is napakabilis nga mag-take ng objectives. And di ako magulat kung mabilis na matutunan ang mga tore ng STIE Olympians mamaya. And now Brent Ipro, they're playing on the blue side. That's Reflesha on the Kufra, Renjo on this Masha, JP on the Esmeralda, Doc Ribos, kanyang Kimi. Digi naman para kay Fuza Ken dito sa may top lane. For the side of SEO, it's going to be Nixu on the X-Borg, Crypto, No Mercy as the Estes. Lembot will be playing as the carry, Jeff QD forever as an Akai, and Yuji will be playing the Chang'o. Chang'o! Nakita natin successful ang STIE Olympians last time with this. At tingnan natin kung magiging parehas lang siya dito sa ating next game. Gusto ko yung pressure na ina-apply nila dito sa top lane courtesy of Rebo with the Kimi. Tingnan natin kung mape-pressure nga talaga nila si Jeff Beauty Forever nating carry. Bottom lane, Renjo. Going 1v1. Actually, it goes both ways. It goes both ways yung matchup natin sa baba. Kaya talagang maganda silang pagtapatin dyan. 1v1 talaga. If they're going to be very careful facing each other. Starmon is here. Fuzaken, ang ganda flicker bait naman nun para kay Lebot at hindi nga nila mapapatay. Fuzaken with the place once more. Talagang binait niya yung sarili niya. Siya yung nag-take and there's the reverse time para siya mamulong. Now, Crypto na Mercy. Naspatan dito ng Bren Ipro pero sabi ng Bren, nako, push na lang tayo dito sa may top lane. And si Renjo dito, medyo talagang sinusok niya lang yan. He knows that he can fight right now just because may dalawang tao pa dito for the side of SEO. But the fact remains that one turret is down on the top side. So ibig sabihin, nag-amplify na or nag-progress na ng maayos yung mga gold nila dito. Oh, no. Pero nahuli pa nila mga kaibigan si Akai. Jeff, Beauty Forever will be caught out. Chang'o dito will get a kill on Reflesha. Yuji, getting caught out. Uy, will be forced to use the flicker. I think it's smart na kinamit na lang linya yung flicker. Huwag na mag-go for the best. Means that
ang SEO dito, hindi sila papahingahin ng BRE. Because alam ng BRE na dun sa point na yon, dun lang mananalo yung SEO. Oh, look at Reflesia. Ginamit niya agad yung yakap dito with... Sony knows na mataas yung level niya, kaya kaya niya makakill. And he does have the attack and defend talent. Time journey gagamitin dito. There's the last insanity. Insanity. Agad ang flicker away naman mula kay Nixu. The getaway. Actually, hindi pala flicker yun. That's just the rollout na mechanic nung last insanity para maalayo siya mula dun sa falling star. And with that, Wolf, nakita nila na wala ng last insanity si Nixu dito. Push. The first thing na gagawin dito ng BRE is to just push. Yeah. Grabe, you know what I liked about that play mula kay Raflesia is kabisado niya yung damage output niya with attack or defend. Ribo? Na, huli, pero nahuli lang dito si JP, ginamit yung flicker para makalayo, nagsusustain na made Falling Star Moon to get away. Yuji cannot catch up. Nandito na rin si Kufra dun sa may kaliwa, sa may bandang kanan, makakaligtas doon yung X-Borg, but Jeff Cutie forever is gonna go down. However, they did take down the Esmeralda. Raflesia dito na sa gitna, medyo nasasaktan mula sa carry. Kailangan tumakbo dito ng mga members ng Bren E Pro, and STIE Olympians will let them go. On the top side, BRE dito, Renjo, just doing his thing. Just doing Masha things. Ito yung gustong-gusto ng Masha kapag naiiwan siya sa may lane. As long as may one wave doon at kaya niyang bawasan yun, he's gonna take it to half HP. Ganon ang trabaho ng isang Masha. Yun talaga. Pag every time na may gulo, lalong-lalo na pag extended yung team fights na ko, tuwan-tuwa pa yan. Okay lang, basta. Okay lang kahit hindi totally manalo dun sa fight. Good trades lang siguro, like 2-for-2 or 1-for-1 na trade-off in terms of kills. As long as nakakuha siya ng Torres sa side lanes, Gucci na talaga para dun sa ating Masha. But did you see earlier kung ano nangyari dun sa Esmeralda? Esmeralda was just running away nung naubos yung ultimate dito ni Chang'o. Parang wala nang damage output na lumabas, and JP was just spamming his armor. His Frost Moon Shield. Parang yun na lang talaga, doon na lang siya tumakbo na lang siya, tinakbuhan yun na lang harapan. Because he knows that they don't have any more damage on their side. Last insanity will be used. Pero ang ganda ng pagiging mainap dito, ay paganda ng pagiging maagap journey dito. But of course, the meteor shower is in there. Oh. Doc Ribo, kumakasan ng maximum energy, tatama kay Nixu. But no casualty whatsoever. Just hoax. Matala sa gitna. JP not in a good spot. Mapapaligil na. Pero Raflesia got you, fam. May ulti nga ginamit dito. Chang'o will be shut down by the members of Bren E Pro. And JP and Raflesia combination, I would dare say, napakalupit talaga ng control ni Raflesia on this Kufra. And hindi din nila maiwan dito si Kari. Sa totoo lang. Just because Renjo right now has more items than sabihin natin si Kari, kasi si Kari talaga nabuhin nito dyan, and look at that Renjo just manning up, soaking up the damage. Corrosion set yung gamit niya dito. Ayos, meron din siyang sweet boots dito, and as you saw kanina, quickly taking down a turret kahit tumatangkay ng at least 3 to 4 attacks noon nung time na yun. I kinda get kung bakit corrosion set din yung kinuha niya. Kasi ang dami naka-flicker dito para sa side ng SEO. Pang catch-up niya rin dito. And even without a flicker on your side, on your... Masha. Kaya mo takuha niya. Oh, no way! Kumunek na namaan yung talon dito. Stretching mula sa tropa natin si Raflesia. Fizz Kufra sa may sa top lane naman, Renjo. Fighting against Lembot with a turret and gets away unscathed. Napakalupit. Well, he was hurt. Well, he was hurt. He was hurt, but he didn't die. Ang mangyayari nga lang dito, ang kapalit is si Doc Ribo makakuha. Nananaman dito si Kuya Jeff. There is, it'll be the reverse time, and Doc Ribo with the damage. Not enough, however, makakatakas. Matala sa top lane naman, hinahabol nila dito si Renjo at si JP. Ang ganda ng laning na ginagawa. Ang ganda ng laning na ginagawa ng BRE. Sobrang kalat nila ngayon na hindi alam ng SEO kung paano nila i-divide yung ranks nila. Para lang kahit paano mahuli tong mga to. Oh, Raflesia, 2-man connection with the Tyrant's Rage. And in comes Doc Ribo. May damage ba? Jeff Cutie will be able to run away. Time's journey para makalayo. Mga tropa natin mula sa Bren E Pro, maximum energy will not cut it. They will never stop. They will never stop the pressure. They will never let SEO rest for one second. BRE dito. Gusto na nila tapusin. Oh, Jeff Cutie forever with the arrival play. Magandang hurricane dance dito. May naipit, pero Esmeralda still able to run away. At lumalaban nga actually dito ang Brenny Pro. However, natunaw na si Raflesia dito with the damage, but onto the backlines. Estes will go down. JP though is gonna be shut down by the carry. And this time, tumatakbo na si Renjo, nagaanap na target. Clean up, bro! Kill number one, kill number two. Pero si Renjo na pag-flicker papalayo. Grabe naman yun. Brenny Pro gets the 3-4-2 trade-off. And, wow.
The power of the Masha. This is why you pick Masha. Power of the Masha. This is why sa Indonesia, yung recent na biggest league nila, it's the top picked and banned hero 100% all throughout yung kanilang playoffs dun sa kanilang big league nga na sinasabi natin. And slowly, the Philippines, they're catching up on this Masha craze. Grabe yung galaw ni Renjo dito. And just having that innate movement speed na parang talagang ano eh, talagang hindi mo siya ma-outrun. Oh no. In a way, if you don't have yung mga dashes na dire-diretso na nagagamit mo, you cannot get away from ano, you cannot get away from Masha. Pero Nixo dito, using the flames to just stop them from chasing. Na-force nga rin yung kanyang Firaga armor out, kailangan niya mag-regen. And then E-Pro, let's see. It's gonna be the ultimate, the maximum charge pang ano lang. Pang scouting lang. Samantala, endless battle has been finally be picked up by Lembot 8 minutes in. So what the damage na binabato dito ni Ribo, talagang hinaharapan niya lang lahat. Even Jeff Cutie forever. Binato niya yung blender niya. He got the extra armor from his passive. Mm-hmm. Pero it didn't really matter. Masaktan pa rin. Renjo, ito na naman. Pinwersa lang dito. Tiraga armor away. And Doc Ribo happy to dish out this damage. JP, kumakasana kanyang Fallen Star Moon. I doubt they will commit. Just boxing out the members of SIE Olympians. Raflesha din. Fake lang din. Pump fake. With this Tyrant's Revenge. Sa may baba. Look at Renjo. Dito, kinailangan pa ng lima para lang maipit siya dito using the Hurricane Dance. Finally able to take out the Masha. And but on the top lane. On the top lane. There is still pressure. That is one of the things na maganda para sa side ng BRE dito. They're not forcing a lot of those fights na talagang kahit pa paano, alam nila na talagang take down na talaga si ano yung Renjo eh. Look at this from zero, from 100 to zero, JP will miss the Falling Star Moon, pero nakita nyo yung damage dito ni Doc Ribo. Konting bala lang eh, naubos na niya agad yung Lord, armor ng ating export. Divine Glaive ang kinuha ni Yuji dito. He knows that they need the damage. They know that they need the extra burst. And DPS, kung DPS lang ang usapan dito, yes, it's going to be SEO's side who's gonna come out on top kasi ganun talaga yung pag-mix up ng ano nila eh, ng draft nila. But the thing about it is, tama din yung ginagawa nila ngayon kasi napapatagal nila yung laro. Well, let's see how long can they hold kasi yung Lord makukuha na ng Bren E-Pro. And as you said, kailangan i-delay, i-stall ng STIE Olympian sa ating laro. It's gonna be up to Bren E-Pro if they will let them farm. Pero they're just ano eh, they're just putting a lot of pressure on the minion wave that just come out. Mm-hmm. Na parang talagang sabi nila, gusto namin kapag ginamit ni Chang o ni Yuji yung kanyang ultimate sa isang lane, lilipat lang kami ng lane sa taas, wala na siyang ultimate, wala na kayong mabilis na wave. Exactly. And I think yung cooldown kasi ng ultimate ni Chango would take about 20 to 30 seconds at maximum level. Even after the cooldown reduction items. And that's one wave lang na kaya mong maclear with your ultimate from long distance, and, by the way. And right now, first two hits ng Jit Kundo, yung trading capability niya just dwindled eh. Like, if you think about it, Masha versus Hayabusa. Pag na-survive mo yung Hayabusa ultimate, Masha will just take over. Mga, ina lang yun eh. Destruction all over para kay Masha na kapag nangyari yun. When E-Pro, let's see how they will push. They have the Lord. Gumakasana dito si Raflesha. Pwede siyang tumalo. Nixu with the last insanity. Walang tatawang si Raflesha. Pero si Nixu na ipita. Falling Star Moon. Ang tataman dito. There's a Hurricane Dance. And this is with the ultimate. But Raflesha. Kaya ba nila dito? Ang target lang nila talaga is yung Tore. Walang namatay doon sa buong clash. After all the ultimates that have been thrown. Pero yung Tore sa gitna. Yun naman talaga yung talagang plano ng Bren E-Pro. Renjo. Just JP? Not going trigger happy. Arrival play on doon sa may Baraflesha dito. Welcome in. Tyrant's Rage. Tyrant's Revenge. Ibabato Baraflesha dito. Just tanking up a lot of damage. Tembot mga kaibigan. Lumalaban dito. But JP with the flicker in. Crimson No Mercy will go down. And this might be it. This is a 2v5 situation. Nahuli si Lembot dito. Lembot with the flicker out. Lembot will be taking the Baraflesha. Pero nakaulian pa rin. Carry will go down. And that is the first game
going to the side of BRE. Brand E Pro with a game 1 victory. We know na napakabilis nila mag-take ng objectives at kitang-kita nyo naman kung gaano kabilis. Even when that clash happened na lahat na pagbato, nagtumatama naman yung mga ultimates dito ng STI Olympus. I think the last Insanity and Hurricane Dance was commendable in a sense na madami silang tinamaan. But it's just that nag-survive lang naman yung mga members ng Brand E Pro. Walang namatay. And all the while that the 4v5 happened, si Renjo nag-take lang ng inhibitor turrets. I guess sabihin na lang natin na yung BRE dito, they just went with their own plan. They have the game plan and they executed at na-checkan nila lahat ng mga checkboxes na kailangan. And it was easy to check kasi there was no one who will stop them in terms of just damage output, clash capability, and even the 1v1 capability na meron yung Masha. Yeah. I like how they drafted, diba? Parang inunan nila dito yung Masha para medyo mag-focus doon ang STIE Olympians, and then they kicked it back with picking the Kimi and Digi last. Have to commend Raflesha, however, mula sa Brand E Pro na nakita natin kanya, malupet ang kanyang mga pinakita. Even the solo kill on the Akai, alam niya kasi yung damage output niya. I'm not sure about the history of Kimi, ha? Pero this is the first time na nakakita ako ng Kimi na 008. 008, pero siya yung MVP. Yes. First time ako nakita ng Kimi na walang kill. This is probably because mataas din yung kanyang turret damage and yung hero. And look at the turret damage. It's 46% and all throughout the team. 52,556 damage. On heroes. No kills. Taga-widow daw lang talaga siya. Iba yung okay. Actually, it's JP to get the last hit. So. Doc Rebo, new meta. The new meta. 008. But then again, Renjo, the MVP of the game. 2-1 and 2. Kanyang split push. Yung kanyang mga pag-take ng mga objectives, securing it even when there is a clash happening. The patience and yung pag-calculate niya when and where pupunta sa mga laban. And there's one thing about yung medal system na ginagawa ng MLBB na if I read that, I really want to change. Oo. Is lagi kapag ka nag-split push ka and you don't get involved with the fights, you always get a silver or a bronze. Naging pilak ka, kumbaga. Yeah. So, kumbaga, parang, there are a lot of factors din that you have to check kung paano mo masasabi na maganda yung performance ng isang player. It's more on the idea na lang din talaga siguro na it's about your decision making. Mm-hmm. And sometimes, those split second decision making take you a step closer to the victory. Yeah. Well, step closer nga naman ang Brand E Pro to the victory because of that game 1 win. Only one more and they will secure this series. However, will STIE Olympians bounce back? Malalaman natin yan after this break. So do not go away, guys. The Nationals will be back.